guys! Welcome back to my channel! Nasurvive ko ang first night na mag-isa lang ako dito sa bahay. So, kaninang kagabi, hindi ako makatulog ng hanggang 12. Gising pa din ako kasi ang lakas ng hangin, ang dami ko naririnig na something na mga tumutunog-tunog sa labas. Nababother ako, tapos first time ko lang dito sa bahay na maiwan mag-isa in my life, guys, na magkasama kami ni Manoy. As in, first time kong maiwan na mag-isa dito sa bahay. And then after nun, di tumalukbong ako mga dayo. O as in, talagang nagbayukot ako dito sa mga unan. Hinarangan ko ng mga unan yung bed ko kasi feeling ko may huhugot sa paa ko. Para ako napaparanoid dog, ganun. Kasi kahilig kasi ako manood ng mga zombie-zombie, mga nakakatakot na mga movie. So ngayon, feeling ko nangyayari sa akin. Basta ganun. And then hanggang sa, siguro sa nervous kong dami kong naririnig ng mga ingay sa paligid, nakatulog ako finally. Tapos kanina, nagising ako mga alas 6 kasi tumawag yung asawa ko. I mean, oo nga, nag-check siya sa akin dito kung kamusta na ako. Kasi nga, diba, umalis siya nang may sakit ako at hindi naman siyang hindi pwede umalis. And sinabi ko rin naman sa kanya na kaya ko yung sarili ko. And yun, sa awa ng Panginoon, medyo okay-okay na ako ngayon mga day. And kaya ko naman talaga yung sarili ko. Tapos, ayun, bumalik ako sa tulog ng mga isang oras lang siguro, 6 to 7, ganun, o 6:30 to 7:30. Tapos, nagising ulit ako, nag-edit ako ng video. Di ako lumalabas ng bahay. Ay, ng kwarto na to, hanggang noon na alas 10 na mga day. Tapos, finally, nakaramdaman ko yung gutom, lumabas ako sa kwarto. Hindi nga ako nakalabas ng bahay. As in, dyan sa labas, hindi. Kahit ngayong halaman ko, hindi ko nadiligan. Basta, baka kasi may makakita sa akin. Tapos, alam nilang wala yung sasakyan ni David sa labas. Tapos, ako lang yun dito, diba? Kaya, hindi muna ako lumalabas. Hanggat, bukas ng umaga na lang ulit ako lalabas pag didilig. Aagahan ko para wala pa masyadong tao. Tapos, di nila malalaman na may tao dito sa bahay. So, ayun, finally, nagutom ako, kumain ako, nagluto, tapos tumawag mga friends ko, kinausap ko sila. Tapos, sa sobrang pagod ko at antok ko ulit, nakatulog ako mga bandang alauna, tapos alas 4, nagising ako. Kagising ko, naligo ako, at eto na ako ngayon, fresh na, diba? Tinubuan pa nga ako ng maraming pimples, ayan. Kasi, kapag late na ako, naliligo ng hapon na, tapos, nag-oily yung mukha ko, wala pa 24 hours, magkaka-pimples na ako. Kahit na maghilamos ako, na maghilamos, yan, wala akong magagawa kasi oily talaga yung face ko mga design. So, yun na nga, I'm so happy na nasurvive ko yung first night. And then, sabi ni Manoy kagabi, ay kaninang umaga, kukunin niya daw ako dito after work niya. Sabi ko sa kanya, dahil nga malayo, 2 hours away kami sa isa't isa. Dahil malayo, sabi ko, wag na lang. So, feeling niyo, malakas loob ko, pero hindi talaga. Siguro ako na yung reyna ng mga duwag, ganun. So bukas, itatry ko na ma-film yung ating life. Kasi hanggang ngayon, makatipad din yung lalamunan ko. Hindi pa rin maganda yung pakiramdam ko, pero bumaba na yung lagnat ko kagabi. 100 degrees, tapos bumaba ng 99.99. Tapos, yun, naligo nga ako. Tapos, sobrang sakit ng ulo ko. And then, ang katinang lalamunan ko. And yun na nga, sign na yun ng meron tayong flu. Dahil ganun, nag-start si Manoy. Tapos, hanggang ngayon, nanonood ako ng Korean movie. Para hindi talaga ako matakot, nanonood na lang ako ng Korean movie. At, eto, pinapanood ko. Yan. Mamaya ako, na kayo kausapin, manonood muna ako. Or tomorrow na lang. Or bahala na mamaya. So, see you later, guys. I love you all. Ano mo, pati yung nunal ko, tinubuan ng pimples, diba? Di talaga pinatawad, pati yung nunal ko dito. Hey, guys. It's 10. It's 10:30. And ang lakas ng hangin sa labas. Tumawag yung asawa ko kanina. And nag-usap kami hanggang alas 9. So ngayon nagbabanyo ako. Sobrang na-miss ko yung asawa ko. Kasi first time namin magkalayo, guys. Simula nung kinasal kami, never talaga kami nagkalayo ng ganito katagal. Alam mo yun? And sobrang na-miss ko na siya. David, please come home. Isa lang masasabi ko. I miss you, Dave. So anyway, ang lakas ng hangin sa labas, guys. Hindi ako makatulog na naman. Mag-alas 11 na. I'm watching this still. I'm in episode 10. Tagal pa. Hanggang episode 12 siya. Matagal. Hanggang episode 12 yung movie na yan. 10 pa lang ako. 2 na lang. Matatapos na siya. Guys, if you wanna watch it, ang ganda. Yung Hello My 20s. It's Korean movie. And kung student ka, makaka-relate ka dito. Or kung pinagdaanan mo yung mga
college life, high school life, ito, makaka-relate ka ng bangga. Tapos kung tumira ka sa mga, alam mo yun, sa mga dormitory o kaya sa mga, may mga kasama kang roommate yun, sobrang makaka-relate ka sa movie, sobrang ganda niya talaga. Time check, 12:18, I'm still awake, watching Korean movie. Good morning, guys. So, kagabi, nakatulog ako ng parang 1 na. Oh, miss my honey. David Lee, you're watching this. I miss you so much. Sobrang na-miss ko ang asawa ko. Alam mo yung gigising ka sa umaga, tapos wala kang katabi pala. Alam mo yung nasanay ka nagigising sa umaga na may yumayakap sa'yo. Wala, totoo, nami-miss ko yung asawa ko, grabe. Ngayon lang kami nagkahiwalay ng ganito, promise. This is first time na mag-separate kami ni Manoy. Good morning sa inyo. Kakapi muna ako. Bye. Smells so good. Wow.
about the good times. I've been sleeping through the long nights. I've been shining in the sunlight. I've been thinking how I'm alright. There's a reason for my feelings. Hey guys! So, kakaligo lang tayo. Fresh na naman tayo. Every night I fall deep, fall deep.